From underscore Juliana. Hi, Mami Juliet. Paano niyo po? Napagandang room niyo. Thanks, Mami Love. I love you too. Bebe Con, napaganda ko yung room ko. Siguro sa mga nadampot kong furniture din. My God, kaloka. Anyway, nanonood din kasi ako ng YouTube, Bebe Con, ng mga ideas, ganyan. So, pag gusto mo rin magpaganda ng room mo, kumuha ka ng mga ideas from YouTube. Hindi mo naman kasi kailangan na bumili kung ano yung meron sila. Mag-DIY ka, mag-search ka, DIY, kung paano ba mag-decorate. Kaya madali lang yan. Gawin, makakaya mo din yan. Kaya ako rin naman napaganda yun dahil sa mga napapanood ko din, yung mga ideas din, at yung mga nadampot ko din. Kaloka. From, from Manya Gomele. Ha, Mami Juliet, question po. Paano nyo po napapanatili ang sweetness yung dalawa ni Daddy Scott? Tsaka nagkaroon na po ba kayo ng serious na awit? Paano po nyo na inaayos yung away nyo? At ano po ginagawa pong pag mainit, mainit ang ulo niyong dalawa? Thank you so much, bebe ko, Manya Gomele. Napapanatili ko yung ano eh, yung sweetness ko kay Scott kasi yun ako eh. I am being myself, yung basta yun kasi ako, bebe ko eh. hindi kasi kinakailangan na panatilihin, gawin, lumalabas kasi yun natural eh, kasi pag pinapanatili mo, parang responsibilidad yun eh, so ang ginagawa ko talaga, basta I'm being myself, magpapakatotoo lang ako kay Scott bilang isang mabuting asawa, bilang isang maalagang asawa, and that is continue na talaga yan, baby ko, natural na yan, na continuation na yan, so hindi siya responsibilidad eh, kasi pag paano mapapanatili, yung paano nyo po napapanatili, hindi siya, pag yun kasi, pag pinapanatili mo, para sa akin kasi, parang meron akong project, parang meron akong assignment na dapat ganito, dapat hindi. Lumalabas kasi yan eh, pag sweet ka talaga in person or sa dugo mo, sweet ka talaga eh kahit kanino. Ako kasi sobrang sweet ko sa asawa ko, mga bebe ko, as in. And hindi ko siya pinapanatili. It is already there. Parang nandun na siya. Parte na siya ng ganun ako talaga. So, ayun, bebe ko. And then, ganun talaga ako. Ang hirap. Kaloka, basta ganun talaga ako, bebe ko. Hindi ko siya pinapanatili eh. Hindi. It's parte na yung sweetness ko sa dugo ko. Parang ganun na ako kay Scott. So, wala akong minimaintain na dapat ganito. Dapat. Hindi. Basta nandun na. Ginagawa ko na siya naturally, and yeah, nandun na. Nandun na yung sweetness ko talaga. At paano pag saka nagkaroon na po ba kayo ng serious na away? Hindi pa kami nagkaroon ng serious na away mag-asawa. Pero mga konting tampuhan, ganyan, or yung pag may tampuhan, it's normal. Argument, it's normal. Pero yung laking away na ano, wala pa naman. Pero nag-break na kami dati ni Scott sa simpleng bagay yun. Pero nag-iwalay kami doon kasi we need space. Pero nagkabalikan din kami. Pero nung ano pa lang yung mga bebe ko nung mag-shota. So, ayun. Pero nung mag-asawa kami, wala pa malaking away. From Love Angel, thank you so much, bebe ko, Manya. Manya Gomela, I love you too. From Love Angel, LG, hi Mami Juliet. Bukod sa mga bagay na meron ka na ngayon, or kahit hindi material things, ano po ba yung gusto mong maabot or makuha pa in the future? Love, Mami. I hope to see you soon. Oh, na-miss kita, baby ko. Hindi ka nakapunta nung ano, no? Meet and greet. Ang gusto kong ma-achieve talaga sa buong buhay ko na hindi na material things, yung masayang pamilya. Yung pagkalubin ako ng masigla at masayang pamilya, baby ko, yun lang talaga. At walang sakit-sakit, ganyan, walang mabibigat na karamdaman sa pamilya ko, sa nanay ko, sa asawa ko, lahat ng mga mahal ko sa buhay, yun talaga, yung malayo sa mga mabibigat na karamdaman, ganyan. From Vavik 16, saan ka mas gusto manirahan, sa Australia o Korea? Australia, baby ko. From Anestariosa, Mami, kailan po kayo nag-start sa pag-YouTube? And ano po naging dahilan para mag-YouTube po kayo? Yun lang po, Mami, I love you. I love you too, Bebe Anestariosa.
It was almost bebe ko, almost 2 years ago ako nag-start mag-YouTube. And I started mag-YouTube dahil kay Aisha kasi napanood ko siya sa YouTube. And then also, nung nakunan din ako, kaya ako nag-YouTube kasi I got nothing to do. So parang nag-push siya akin nung nakita ko na si Aisha, nag-vlog ako. And then wala akong ginagawa, nakunan ako. Gusto ko ma-divert yung mind ko, na gusto ko mag-move on, gusto ko makalimot. Nag-YouTube din ako. And then yun, dahil din kay Aisha kasi nanay siya, nagagawa niya. So why not me, di ba? Kasi na-inspire ako sa mga vlog niya na bilang isang nanay, nagagawa niya mag-vlog, nagpapasaya ng tao. So yun, nagpa-inspire sa akin na ginawa ko din siya. Ayun. And from Cheska Kaj, hello po, ask ko po kung bakit hindi po ulit ikaw nabubuntis at kailan ang right time. God bless po sa inyo lagi. Love ko mga videos mo. So funny. Thank you so much, Bebe. Thank you so much, Bebe Cheska Kaj. Hindi pa ako nabubuntis kasi hindi pa ako nagpapabuntis. Kasi hindi pa talaga kami nagpaplano ni Scott Bebe ko. Pero wala akong ginagamit na contraception. Basta alam nyo na, pagpunta ka ng bangko, mag-withdraw ka. Ganun lang, withdrawal. So, hindi pa kami nagpaplano kasi marami pa kasi kaming kailangan gawin ni Scott. Mag-travel kasi kami. Punta pa kami ng may awang Diyos. Punta kami ng China. After ng China, dito travel back to Australia. And then after ng Australia, punta kami ng New Zealand. May awang Diyos. So, hindi ko pa alam, mga bebe ko, kung ano, kailan. Basta come what may, pag okay na, malalaman natin, ganyan. Pero sa ngayon, hindi pa kami nagpapabuntis, dalawa. Kaloka. Okay. Clarice _ Trinidad, nanay, saan po kayo nagkakilala ni Tatay Scott? Nagkakilala kami, bebe ko, sa Hong Kong. From Yellow _ Cheska, ano po ang dream destination niyo po? Dream destination ko, bebe ko, is Europe. From key number, kailan po kayo ulit magsama-sama ni Nay Aisha? Bebe ko, I hope talaga pag next na bakasyon ko, pero hindi ko alam kung kailan. From Lian Aguirre, anong advices mo ang mabibigay nyo sa isang student na gusto mag-start ng YouTube channel niya? Thank you so much. Love you, mami. Bebe ko, pag gusto mo mag-YouTube at estudyante ka, I think it's also good thing. Kasi habang bata ka pa, meron ka ng YouTube channel, eh malay mo, pag dumating ka na sa edad na you know, yung adult ka na, ganyan, at who knows, diba, marami ka mapapasayang tao. Pero ganito yan. Para sa akin kasi, kung ano yung gusto ng puso mo talaga, bebe ko. Kung yun na yun talaga ang gusto ng puso mo, mag-vlog, gawin mo na right now. Yun ang masasuggest ko. Yun ang ma-advise ko. Kung nasan ka man ngayon, parang gusto mo talaga, eh gawin mo na. Huwag mo na siyang pag-isipan. Pero kung nag-aalangan ka, huwag mo nang pag-isipan din yun. Eh, sundan mo yung kung ano yung talaga gusto ng puso mo eh. Kasi kung kaya mo naman mag-vlog, sa isip yun eh. Kung kaya naman natin eh, di ba? Pero yung puso mo kasi, kailangan pag mag-YouTube ka, mahalin mo yung channel mo from the start. Huwag mong isipin na mag-YouTube ka lang kasi gusto kong kumita. Huwag yun. Mag-YouTube ka kasi gusto mo. Gusto mo eh, kasi it's fun. Yun ang dahilan. Yun kasi ako, bebe ko eh. Wala akong pakialam kung ilan yung views ko. Wala akong pakialam kung ilan yung subscribers ko. Basta, ginagawa ko lang yung nagpapasaya sa akin. Vlogging is life. Like, my gosh, yung nasa bahay ka lang. Sa Korea, wala akong masyadong kaibigan. Meron akong kaibigan. Sila Mahal Roselle, sila Sis Rona, sila, you know, yung mga nakilala ko noon. Pero, ewan ko kung nasa na sila. Kasi baka yung si Ate Cynthia, dati, pero nasa Pilipinas na din siya. And then, nasa Australia siya. So, Depende din yan sa sitwasyon eh. Pero guys, kung gusto mo talaga, baby ko, mag-YouTube, gawin mo na siya, ha? Huwag mo na siyang pag-isipan. Pag super, super love mo talaga at super gusto mo talaga, basta advice ko, mahalin mo yung channel. Huwag kang masyadong sensitive kasi pagdating sa YouTube, kailangan maging ready ka din. Kasi darating at darating yung time, may mga hater, may mga bye, pero huwag tayong dun. Kasi darating yan sa'yo. So, dapat, una, kasi una pa lang yan, mga bebe ko, alam ko ba? Alam mo ba? Nung una pa lang ako mag-YouTube, kasi alam ko na eh, nadarating yan sa akin, eh dumating. Pero isa lang naman, tinanggap ko na talaga from the start. So, ngayon hindi ako nasusurprise kung mayroon man mga nega, may bash, hindi ako nasusurprise. Naaawa lang ako kasi ang tingin ko talaga sa kanila is hindi sila masaya sa kanilang buhay. Yun lang talaga. At inggit din, di ba? Pero
naawa lang ako. And I still love them kasi they still view my vlog. Kasi dagdag view pa doon, pa yun, di ba? But anyway, yun. Okay? And I think from Carmila, may iniwan niyo po ba si Casey sa Korea? Sino po ba nag-alaga sa kanya? Yes, baby ko, iniwan namin siya na nandito kami sa Korea, sa Australia. Pero nandun na si Daddy's Cat kasi, nandun na siya, nauna na siya at magkasama na sila dalawa ni Casey. Okay. From I.N. Nikki Ann. Hello, mami. Ano po advice nyo sa mga estudyante yung sinasaway ang mga magulang? Lalo na po pagdating sa pakikipagrelasyon. Yun lang po. Thank you, mami. Mami, I love you. I love you too, baby. I'm Nikki Ann. Bebe ko, ang mga advice ko, sana bigyan natin ng respeto yung ating mga magulang. Kasi una, sila yung nagluwal sa atin. Sila yung nagbigay ng buhay natin. So, sana naman, bigyan natin sila ng halaga. Pag sinasaway tayo, sundin natin. Kung sinasabi, huwag ka muna makipagrelasyon, huwag, bebe ko. Kasi minsan lang yan ang nanay natin, di ba? Iniisip nila yung future natin palagi. So, pag nag-aaral ka pa, pag sinasaway ka na, huwag muna, sundin natin, bebe ko. Kasi sa ikakabuti mo rin yan. Kasi darating din naman yung love-love na yan, ang relasyon-relasyon na yan, pag nakapagtapos ka na. Pero, di ba, pag nakapagtapos ka na, pero kung independent ka na at wala ka na sa poder ng nanay mo, at ikaw mismo yung nagpapaaral sa sarili mo, ganyan, yung ikaw lahat ang gumagastos sa sarili mo, okay lang yun. Okay lang yun na kahit sinasuway ka ng magulang mo, I mean, okay lang yun na makipagrelasyon ka, pero kailangan alam mo din yung limitasyon. Pero kung nandun ka pa din sa poder ng nanay mo, ng magulang mo, at sila pa rin nagpapakain sa'yo, nagbibigay ng baon mo, nagpapaaral sa'yo, please lang, sundin natin sila, ha? Yun ang advice ko, baby ko, sundin natin ang ating mga magulang. Kawawa naman sila, kasi sila yung nagpapaaral, sila yung nagpapakain, ganyan. So, Joanne Ferreri, ano secret sis Juliet para mapanatili ang strong relationship nyo ni hubby? Bebe ko, ang secret, siguro, ang secret talaga, it's you gotta give everything sa asawa mo. Kasi you love him so much, mahal na mahal mo siya, give everything. Yun lang sa akin, yun lang ma-advise ko, I give everything. Pag if you said you give everything, nandun na, kasali na lahat yung faithful, loyal, pangangalaga, lahat na. At huwag maging mahigpit. Okay lang na magselos, pero huwag maging mahigpit kasi ayaw niya. Ayaw ni Scott kasi yun eh. Kaya ayaw ko din naman yun. So, kaya siguro, magna 9 years na kami ng asawa ko. Thank you so much sa lahat ng mga nagbigay ng question, and please let me know kung naligtaan ko kayo o hindi, kasi sa Instagram yan, yung mga question na yan is from the Instagram, the same Instagram mga bebe ko na pinost ko, kasi medyo marami-rami yung ano yan guys, diyan ko kinuha yung mga questions, and I hope nag-enjoy pa rin kayo mga bebe ko. Alam ko sa Q&A sometimes it's boring to watch, pero pasensya na kasi, yeah, gusto ko lang din kasi I want you to get to know me as well. Kaya gumagawa rin ako ng mga Q&A. And mga bebe ko, thank you so much! Sobrang malapit na tayo mag 19K. And super thankful lang ako. And yeah, sobrang salamat talaga. Sobrang love ko kayo. And salamat din sa inyong mga pagsuporta. At yung ating giveaway, please keep an eye on it mga bebe ko, kasi I'm gonna posted the winner soon. So join lang kayo on my Instagram and makikita nyo naman yung aking giveaway post doon. So just simply follow the rules. Yeah, so that's it for tonight's video mga bebe ko. Please like this vlog videos if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already, and I hope to see you in our next vlog. Good night mga bebe ko. Bye bye.